Hello guys, I'm back. Welcome to my channel. This is Tor and welcome to Tor TV. For today's vlog, paano nga ba gumawa ng YouTube channel at paano nga ba kumita sa YouTube? How to make or create a YouTube channel or how to earn in YouTube? There's a 3 ways to how to earn in YouTube. Very simple lang siya at sobrang dali lang gumawa, pero medyo mahirap siya para sa akin as a beginner. Sobrang hirap makakuha ng subscriber nowadays. Paano nga ba ako nagsimula sa YouTube? Nagsimula ako sa YouTube. Bali, I create my account way back 2018. Gumawa lang ako ng account pero wala akong idea kung ano meron sa YouTube. Or create my account in YouTube. I think 2018 since I was started to make an account in YouTube, but wala lang. Gumawa lang ako ng account dati pero hindi ko alam at wala akong idea sa YouTube kung paano mag-vlog. Ayun, saka papanood ko ng mga reviews, vlog. So, parang na-encourage ako ulit i-retrieve yung account ko before. 2018 pa siya. And buti na lang na-open ko yung account ko ulit. So, nag-start na ako talaga January 2022. So, I think almost 5 months na nag-active yung channel ko ulit. So, ayun nga, January, nag-start na ako. Bali, nagsimula na ako mag-promote ng channel ko para makakuha ng mga subscriber. Hindi siya ganun kadali at first. Lalo na sa mga tulad ko na beginner sa YouTube. Then, bilang isang content creator, sobrang hirap talaga. Lalo na sa nagsisimula pa lang. So, hindi naman ako nawala ng pag-asa kasi lahat naman nagsisimula sa zero subscribers. From zero, everyday, so nagkakaroon kahit papano, not bad. Pero after 1 month, 2 months, nagkaroon ako ng subscribers. Dahil na din dun sa, siguro, yung link ng channel ko, pinromote ko sa iba kong social media platform. Kaya nagkaroon ako ng ilang mga subscriber. To make a story short, I'll share to you how to make a YouTube channel and how to earn in YouTube. In very simple 3-step to make and earn in YouTube. Of course, number 1 is nag-create muna ako na. I create my account first. Then secondly is pinilit ko na makata 1,000 subscribers ako. Then 4,000 watch hours para ma-reach ko yung requirement ni YouTube. So nasa ganun, pag na-reach mo na yung requirements na yon, is you start to earn in YouTube. And before that, kung bago pa lang sa channel ko is, baka naman pwede ka mag-subscribe. Subscribe po and don't forget to click also the notification button para lagi kayong updated. Like what I've said earlier, share ko sa inyo kung paano ako nagsimula sa YouTube at kung paano gumawa ng channel at kung paano kumita sa YouTube. Sobrang dali lang niya, meron lang tayong 3 steps na dapat gawin para makagawa ng channel at paano kumita sa YouTube. Sobrang dali lang, medyo mahirap lang talaga siya kung para makarami ka ng subscribers. Then para ma-reach mo yung requirements ni YouTube. So talagang tiyagaan lang. I think maybe 1 or 2 months bago ko na-reach yung 1,000 subscribers. Then after that, ang win-workout ko naman is kung paano makaka 4,000 watch hours. I think parang impossible siya kasi para sa akin impossible siya, parang hindi ko siya kaya ma-achieve. Kasi 4,000 watch hours 'yon. Ang video ko lang naman napakaunti. Since na-reach ko na yung 1,000 subscribers, ginawa ko na lang, sinipagan ko mag-post, mag-promote ng aking video at ng channel ko sa TikTok. Nang sa ganun para mabilis kong makuha yung 4,000 watch hours. Nagkataon na meron akong 11,000 subscribers sa TikTok. So,
parang nakatulong yung platform na yon para ma-reach ko agad yung 4,000 watch hours. Then ngayon niya, after 3 months, nakuha ko na yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. After that, naka-receive ako ng email from YouTube na I can apply my channel to be partner in Google AdSense. So for monetization na siya, in-apply ko na siya agad. So ayun na, after ko siya ma-apply ng monetization, nag-antay na lang ako ng email for approval. Then anytime naman nag-a-update sila sa iyo ng mga updates regarding do sa channel mo. Na-receive ko yung confirmation niya is after 3 to 4 weeks na na-approve na nga ni YouTube yung channel mo, then makaka-receive ka na ng mga ads. Unlike before na pag nagpo-post ka is puro video lang siya. Since na-monetize ka naman na, meron ng ads yung mga videos mo na i-upload. So, yung ads na yon, sila yung magbabayad sa'yo. Dun ka kikita sa mga ads sa video mo. So, dapat yung mga nag-views ng mga ina-upload yung video, hindi nila ini-skip yung mga ads na nakikita nila right before or end of your video. Once again, thank you for watching. This is Thor and see you again next time. But don't forget to subscribe and click the notification button para lagi kayong updated sa aking next vlog. See you again next time.